So magandang umaga po sa lahat. So pag-uusapan naman natin ngayon ay yung trending ng bandlocking. So kung paano talaga yung tunay na process ng bandlocking at kung paano siya execute ng maayos. So dito, ang gagamitin natin is CLTS10G na 2.00 yung firmware. So sa 2.00 na firmware, pwede natin siyang pwede tayong magbandlocking nang walang full admin account kahit naka glue block lang tayo. Dalawa 'yun. Okay lang 'yun. Tuturo ko sa inyo yung dalawang yung process ng lahat ng 'yun. So dito, una mag-connect muna tayo sa wifi natin, glue ba 'to? FBA9, so 'yan. And then open tayo ng ating browsers. So open tayo ng browser. 'Yan, and then lagay natin 192.168.254.254. So yan. And then next thing to do, log in tayo. Una muna magbabandlocking tayo gamit yung user account. Okay. User, and then ang password palagi is at L03E1T3. Okay, as you can see, ang firmware version niya is 2.00. Meaning to say, pwede tayong makapag-bandlocking dito sa version na to kahit naka-glue block pa siya. Pero kapag 2.03 na yung version, mag-work lang yung bandlocking kapag meron kang full admin account. So dito sa 2.00, ang i-click natin is device setting. Yan. And then click natin yung advanced setting. And then click natin yung DHCP. And then tataas siya ng konti or tataas siya pinakataas. And then highlight natin yung router setting, palitan natin siya ng frequency. Okay. So dito, lalabas siya. Okay. Bali dito kasi kahit ginamit ko yung user account, naka-full admin setting na siya, pero ganito pa rin. Dito sa gilid hindi yan lalabas. Nakalagay lang diyan is DHCP lang, tapos itong sa frequency and network. Hayaan niyo na yun sa gilid, never mind yun na yun. Pero yung process, ganyan pa rin 'yan. So dito, meron tayong apat na band. So dito, so yung apat na band kasi, nagre-represent siya sa apat na signal strength or apat na tore, kumbaga. So dito, pipili tayo. Kasi yung glue block, ang lahat na yan, naka-check. So bali, kung saan yung pinaka, saan yung matimingan, yung system ng modem, kung saan ka ilagay, dun ka lang. Paano kung yung pinakamalakas na tore or pinakamalakas na band ay napakarami ng user? So ibig sabihin, ilalagay ka nung system ng modem dun sa konti pa lang yung user. Okay? Ibig sabihin yan, hindi ka makakapili kung saan ka lulugar or kung saan ka magstay na band. So dahil dito sa frequency setting or dun sa band locking natin is makakapili tayo kung saan tayo mismo magstay or kung saan lang tayo gagamit na band. Okay, so bali dito, ang gagawin natin para mahanap natin yung pinakamalakas na band is through trial and error. Okay, ganun talaga yun. So uncheck muna natin lahat or uncheck muna natin. Okay, and then try natin yung apat na band kung alin dyan. Okay, click natin yung band 3 and then click natin yung apply. Okay, and then you will wait for 5 seconds para pwede na siyang mga speed test. Sa pag-speed test, ang gamitin po natin na reliable is fast.com. Okay, huwag kayong gagamit nung speedtest.net. Okay, napatunayan ko na yan na hindi siya reliable na pang speed test. So, dito, ibig sabihin nakalock na siya sa band 3. And then, login tayo sa fast.com. Okay, make sure na meron kayong load or meron load itong modem nyo para gumana yung speed test. Okay, nandito ako ngayon. Yung lugar ko is yung speed, depende pa rin yan sa area nyo, signal strength sa area nyo. Nandito ngayon ako sa centro ng city namin at nasa loob ako ngayon ng classroom. So medyo hindi masyadong malakas. Mas lalakas sana yan kapag nasa labas, pero okay na yan dito. Kukompare lang naman natin yung process. So, yung band 3 natin is pumapatak lang siya ng 9060 kbps, kilobits per second.
So ibig sabihin, ganito kasi yan, meron tayong kilobits and megabits. Dapat megabits yan, ha? Hindi ibig sabihin na 940 malakas na agad. Itingnan nyo kung kilobits per second, yung kbps, or megabits per second, or mbps. Ang kailangan nating ma-reach is mbps or megabits per second. And then para mahanap din natin yung upload speed, click mo lang yung upload info sa baba. Lalabas yan, yung latency. Makikita natin yung upload speed. Okay? Depende kayo kung ano yung kailangan yung gamitin, pang download ba or yung pang upload. So dito, ibig sabihin 9040, i-record yun na yan or tandaan nyo na lang kung ano yung speed niyan. Okay. Kung hindi kayo masyadong madaling makaalala, i-record nyo or picture nyo, band 3, 940 kbps. Pero kung madali kayong makamemorize, memorize nyo na lang na sa band 3, meron ako nakuwang 940 kbps at 2.9 mbps na speed. And then, band lock tayo ulit. Uncheck natin yung band 3, and then check natin yung band 28. Then click natin yung apply. And then wait again for 5 seconds para mag-reload. And then we can now again take a speed test. Okay, click natin lang ito para mag-speed test. Okay, nag-reload lang yung modem. Okay, wait lang natin. Fast.com. Okay, nandito tayo ngayon sa band 28. Okay, sa band 28, kung mapansin natin, yan, band 28, pumapatak ng 4.something Mbps. Sabihin, mas malakas siya kumpara dun sa band 3. So dito, record mo naman yung band 28. Ibig sabihin, X na yung band 3, hindi na tayo dun sa band 3. Dito na tayo sa band 28. 3.9 Mbps yung kanyang download speed, and then ang kanyang upload speed ay pumapatak ng 5.6, 4.8, ganyan. Wait natin matapos yung upload speed. Okay, pumapatak ng 4 point something, ang nag 5.1 na ngayon. 5.2, ibig sabihin mas malakas yung upload speed at download speed po ni band 28 kumpara kay band 3. Okay, meron tayong 3.9 Mbps and 5.2 Mbps sa band 28. Ibig sabihin, ito yung gagamitin natin kumpara kay band 3. And then again, speed test natin or ilock natin siya sa band 40 para matry natin. Yan, wait for 5 seconds again. And then we'll take a speed test. Okay, hintayin natin mawala yung red ng modem bago tayo mag-speed test para diretso agad. And then, reload natin. Okay, si band 40, pumapatak lang siya ng 2 point something or bumababa nga minsan ng 1. So, 2.0 Mbps yung kanyang download speed. At yung kanyang upload speed ay pumapatak lang ng 300 something kbps. Sobrang baba, hindi nga umaabot ng 1 mbps. Okay, at mababa rin yung kanyang internet speed. Okay, kumpara, kung pag-compare natin yung band 3, 28 and 40. Okay, bala, parang rank 3 si band 40. Yan, number 3 lang siya. So una pa rin or nangunguna pa rin sa speed si band 28. And then sunod si band 3 and then si band 40. Yan, 2.9 Mbps, mababa pa siya. And sa upload speed, sobrang hina. Yan, and then last, speed test natin si band 41. Yan, wait for 5 seconds again. And then, wait para mawala si red color sa modem. Kapag nag-blue at meron ng bar, speed test tayo. Okay, nakalock na tayo sa band 41. Yan. Nag-blue pero walang bar. Merong one bar yung modem ko. Okay, so yan. Speed test na tayo. Nakalock na siya sa band 41. Okay, si band 41 pumapatak lang siya ng 300 something kbps. Hindi nga nagba 1 mbps. Sobrang baba or sobrang hina. 310, 330. Yan, wait natin matapos. Okay. Hintayin nyo po matapos yung speed test or yung pag
pag-measure ng download and upload speed bago kayo mag-end ng or bago nyo i-close para reliable yung result. Okay, 2.90 kbps lang yung kanyang download speed. So if you will compare this dun sa tatlo, dun sa first three band, so band 41 is the weakest. Okay, pinakamahina dun sa apat na band. So dito yung speed is 390 kbps, so wala. Download and upload speed hindi pumapatak ng mbps or megabits per second. So merong mga factor na nag-a-affect kung bakit mahina yung band 40, band 41. Depende na rin po yun sa modem. Kasi itong modem na to is applicable lang tong speed na to dito sa CLTS-10G. Bawat modem meron niyang pinakamalakas na frequency or pinakamalakas na band. So iba yung lakas, merong modem na malakas si 28 sa area nyo and dun sa isang modem naman is mahina. Magdedepende pa rin yan. Kaya kailangan natin palaging trial and error yung pagpili ng band or ng speed. So dito, ibig sabihin magkakap tayo or maglalock, magbabandlock tayo sa band 28. So kung pasusunod-sunod rin natin yung speed, ang rank 1 natin is band 28, rank 2 is band 3, rank 3 is band 40, and rank 4 is band 41. So we will lock at band 28. So to make sure na malakas talaga si band 28, speed test natin siya ulit. Okay, na-lock na. Okay, as you can see, talagang malakas si band 28. Pumapatak siya ng 4 point something hanggang 5 point something Mbps. So not bad para ngayon na hindi pa masyadong malakas yung mga cell site or yung signal kasi kakatapos pa lang ng bagyo. So okay na rin yung 4 point something and 5 point something na internet speed. Okay. Yung kanyang download speed is 4.8 Mbps and then yung upload speed ay halos doble yung upload speed. So kung halimbawa mag-upload kayo ng content sa YouTube or sa iba ganyan, upload ng pictures, ng photos, ng post, mabilis sa band 28. Okay. Doble siya kumpara dito sa download speed niya. Okay. Ano na siya? Parang ito na yung mas maganda kasi both download and upload speed ay malakas. So yan. So dito naman, band 28. So dito, ang technique ko kasi hindi ako naglalak lang sa isang band. So naglalak ako sa dalawang band para in case na humina kasi hindi yan forever or hindi yan lagi-lagi na malakas si band 28. Time will come or an hour will come every day or each day na merong oras, halimbawa, 5 to 6 p.m., 7 to 8, nahihina si band 28. At magiging rank 1 natin sa pinakamalakas si band 3. So we need to check at least the first two na pinakamalakas na band. So ilock din natin si band 3. Okay, ilock din natin si band 3 and then click natin yung apply. Okay, dito ang mag-a-appear na sa setting or mag-a-appear doon sa harap, doon sa home, is si band 28 kasi siya yung una nating chinek. Okay? So bali, kung alin yung gusto mong mag-appear doon sa dalawang band, yun ang una mong i-check and then isunod mo na lang yung pangalawa. Bali, yung pangalawa, magiging backup mo lang siya. Okay, dito, tingnan natin sa home. Okay, sa home, tingnan. If you can see, or if you can notice, meron tayong yung sa band, ito yung reading sa band. Band 28 yung nare-read. Kahit i-log out mo pa siya, band 28 pa rin yan. And in case na lumina si band 28 or nawalan ng signal sa band 28, dadating naman na si band 3. Pero kung wala kang backup na band, kapag nawala si 28, magre-red lang yung modem mo at wala kang internet kahit may load pa man yan. Okay? So ganun po yung process ng pag-band lock sa globe lock na configuration ng modem. So try naman natin yung admin setting kung paano naman mag-banlock gamit yung admin setting. Okay, log out natin siya. And then enter tayo as admin. Login natin, admin, and then yung password natin is A50HCHK9.
So log in natin. So kung yung mga hindi pa po nakakapanood ng video natin, okay, mali yung password. Okay, so again, ulitin natin. So A50. Ah, oh, hindi. Oh my God. Oh. HCHK9. Okay, so yan. Nakapasok na tayo as an admin. Pwede na tayong mag-change ng setting. So again, the same pa rin siya ng firmware version 2.00. So yan, yung mga hindi pa po marunong mag full admin access ng 2.00, meron tayong video diyan, hanapin niyo lang po sa videos ko. Yan kung paano mag full admin access and then yung process kung paano 'yun gawin. So napakalaking tulong po 'yan para mabago natin yung setting, magiging parang moderator tayo ng modem natin. So meron din akong full admin tutorial, setting tutorial sa panibagong version ng S10G, yung 2.03. So pakihanap na din po 'yan and then paki-download na lang. So paki-share din para malaman din ng iba. So dito click natin yung device setting. So hindi na natin kailangan pang pumasok sa DHCP para mag-band locking. Kapag admin na tayo, meron na yung admin account. Pag-click natin ng advanced setting, lalabas na 'yan sa gilid. And click natin yung advanced, andito na yung lahat ng setting. And then andito na yung band locking. Okay, band locking. Yan. Sa band locking, again, nandito na yan. Kanina yung ginawa ko is dun sa frequency. Kaya na-apply ito. So yan, di ba kapag lumabas na yan, ang gagawin po natin, ang default setting kasi nito is naka-check yan lahat. Yan. Naka-check yan lahat. Okay, and then ang gagawin natin, katulad kanina, dun sa pinakita ko, dun sa unang part ng video, na trial and error. Isa-isa, sine-check natin yung band and then nag-take tayo ng speed test and then kung alin yung dalawang pinakamalakas na band, dun tayo maglalak. Okay? Una nating ilalak yung pinakamalakas, halimbawa yung band 28. Yan, una nating ilalak para siya yung mag-appear as primary band. And then, pangalawa, ilak natin yung band 3 para siya yung naman yung mag-appear as parang backup na band. Yan. After 5 seconds, pwede natin siyang magamit. Hintayin na lang mawala yung red color sa modem. Ang ganyan. Baba, band 3 and band 28. So yun yung dalawang process ng pag-band locking natin. At kung paano nakakatulong yung band locking para mahanap natin yung pinakamalakas na connection or signal ng ating modem. Okay? So yan, ito. Applicable lang to sa CLT S10G na model. Okay, yung mga ibang model like B310, B315, B311, ganyan. B39, iba yung ano, B312, iba yung process ng pag-band locking at yung sa pag-full admin. Okay? Again po, applicable lang to sa CLT S10G na model. Both firmware version 2.00 and yung 2.03 admin account lang yung nakapag-band locking nun. Okay? And then, dun na po nagtatapos yung ating video.